Dyan pa lang yung mga ka-newbie. Tinititigan ko kasi itong tester ko. Lobat na kasi siya. So, bala ko siyang gawing rechargeable tester. So ayan, lobat. Bitin tayo sa pag-repair. Baka na experience nyo na rin yun. So, samahan nyo ako mga ka-newbie na gawin natin rechargeable yung tester. So, eto na mga ka-newbie na tapos na natin gawin rechargeable itong tester. So, yan na yung finished product nya. Hindi ko na pinakita yung step by step para mas maikli yung video na magawa natin. Madali lang naman to mga ka-newbie. So, pagka binuksan mo yung tester, ayan, baklasin mo lang yan. Pinakalagayan ng battery nya. So, yung mga lumang cellphone, may mga battery yon. Yan yung ikabit nyo mga ka-newbie. Tapos, kung mapapansin nyo, itong cover nya, ayan, binutasan ko na sya. Para diyan ipapasok yung charger. So ayan, tinabtabang ko rin dito sa loob para fit, intact na intact siya. Para kumapit 'to, ayan, magkasya 'yan yung pinaka charger board niya. Kaya inokayan ko 'yan. So madali lang 'to mga ka-newbie, masusundan niyo lang 'to. Tapos binutasan ko siya, ayan ang dalawa, para makikita natin kung nagcha-charge talaga siya. Meron siyang indicator light. Pag naka-red siya, ibig sabihin for charging 'yon, nagcha-charge siya. So ayan yung isang tibe, no. So ayan. Di bale dito ko siya nilagay, o dito siya charge sa pambomba natin. Ayan, 5 volts cha-charging siya. Ayan. Tapos makakita nyo, naglagay na rin ako dyan ng USB socket para kapag kami nire-repair tayong cellphone, mas madali na mga ka-newbie. So balik tayo dito. So yan nga, madali lang yung connection nito mga ka-newbie. So makikita nyo, ito yung positive. Yan, kita ba? Ayan yung positive, tas ito yung negative. So, doon lang din ako nagtap. Yung positive, tinap ko doon sa may positive niya. Tapos, nakakonect dito sa may out ng charger board. Pati yung negative, yan. Nakakonect din dito sa out ng charger board. So, yan, nakikita nyo, naka-red indicator light siya. So, ibig sabihin, nag-charge yan mga ka-newbie. Nabili ko nga pala yung charger board na yun sa Lazada. Mura lang. 200 pesos, 10 pieces. So, ayan, ang gawin natin, isasalpa ko lang. Tapos, tingnan natin kung magpe-fit yung cover, no. So, ito na, isara na natin ng maayos. Gumamit din tayo ng glue stick para hindi siya matanggal yung pinaka-charger niya. Charger port. So, ayan. Nag-charge na siya, mapapansin nyo mga ka-newbie. Yan o, sakto-sakto yung pagkakalagay natin. Nakikita nyo ba, nakakulay red siya. Ayan. Kaya ako natin yung binutasan, nakakulay red. So, ayan na, nakakulay blue indicator light na siya. So, ibig sabihin, kapag naka-blue na siya, full charge na siya. Yan, full charge na. So, testing natin mga ka-newbie. Kung success ba yung ating pag-DIY ng charger tester na ito. So, ayan mga ka-newbie. So, te-testing na natin. So, patay muna natin yung ilaw para makita natin. So, ayan. Yun. Nag-okay na siya. Buksan natin yung ilaw. Ayan. So, napapansin nyo, sobrang lakas ng ilaw niya. Kapag ka yung ordinary na battery lang, mahina yung ilaw niyan. Pero diyan malakas. Tapos testingin din natin yung beep kung malakas ba.
Ano, ang ganda ng display niya, malinaw na malinaw. So ganito pala mga kanyubi kapag rechargeable yung tester, ang ganda ng display niya. So yan, nag-beep siya, lakas din ang beep niya mga kanyubi. So success naman yung ating pag DIY ano, ng ating rechargeable tester. Madali lang to. Oh, sige, kung sana magustuhan niyo yung ating video, maraming salamat.